Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay itutuloy natin ang ating computer chess battles na series at ito ay pang number 41 na. Ito ay sa bakbakan nila Stockfish at ang talagang popular din na si LCO. Ayan, tingnan nyo rating, oh, halos nagdidikit na. Dati malayo ang rating ni LCO. Kasi patuloy ang improvement sa kanila sa pagpapalakas. Meron pong group of programmers talagang nasa likod ng mga computer engines na yan. Okay, ito yung Computer Chess Championship Rapid Finals. At ang time control ay rapid. 15 minutes plus 3 seconds increment per move. Match of 300 games. Pumili lang ako ng 2 games. So pagkatapos ito, may i-analyze pa tayo sa another video na isang game pa. Ito ay game number 29. White dito si Stockfish, black si LCO. Tingnan na kagad natin. Nag D4 si Stockfish, nag E6 si LCO, nag E4, ayun, gustong pasukin dito ni Stockfish ang French defense. Kasi kapag dito ay nag C4 ang puti, papunta sa Queen's Gambit or D4, D5 lines. Pero dito E4 at pinasok naman talaga ni LCO ang French defense. Nag Knight C3, nag Bishop B4, ayan, win aware variation, sharp ito. Nag E5, nag C5 talaga. A3 pang neutralize sa bishop, kina-capture talaga ang knight na yan para double pawn kahit papaano at nag-gain ng tempo para mabilis ang development. At dito nag-queen C7. Gusto ko agad ni LCO na may pressure papunta dyan sa C3 at dito matapang ang linya ni Stockfish, nag-queen G4, tinarget naman ang pawn sa G6 at nag-F5 naman dito para may atake na sa queen. Suportado pa ang pawn sa G7 na kapag kinapture and pasan, kakapturin lang ng knight ay may threat pa sa queen sa G4, tempo development. So, pero bago natin puntahan yan mga kamatsyas, ano ba mangyayari kung makipagsabayan? Eh, makakapture nga ng white ito, pero meron din namang sabayan na ganyan. Check, double pa. Okay, ang tira dyan, king D1, queen takes A1, queen takes H8, nakabitin pa ang knight, king F8, and then magna knight F3. So parehong nakapingas ang tore pero hindi pareho ang bilis ng atake kasi magna knight G5 na yan, and knight takes H7, nasa peligro ang king at ang knight. Mabibitin ang knight dyan pag naka knight G5, knight takes H7, paki-imagine po. Okay, mas mabilis ang mangyayaring atake sa puti. Ayun, kaya dito, eh, hindi muna nakipagsabayan si LCO, ang ginawa, nag F5, and nag queen H5 check. Ayan, so check, talagang pinapa G6, at dito nag queen D1 sabay balik. Kasi talagang ang tawag dyan, provoking eh. Nung nag G6, o di nabutas na yung mga dark squares, yun lang po, discarte doon na magagamit yan ng puti sa future middle game, yung mga kahinaan ng black sa dark squares. Nag H6, ayan, para pagka nag knight E7, walang mga pangulit na bishop H6. At dito, nag A4 at yan ang bagong luto dito sa position na to mga kamatsyas. Bagong sangag, novelty. Dahil sa huling laban na naitala noong 1996, H4 ang ginawa at nanalo ang black. Ipopost ko na lang ang link niyan sa description below. Balik tayo dito sa new move, A4. Ang idea kasi dito magbibishop A3 para maramdaman ng black talaga ang kahinaan niya sa dark squares. At dito nag knight E7, nag H4, ayun, mix no? Mix ng old at new. Ibang klase na talaga ang opening progress ngayon. So dito nag knight BC6, knight E2 para ilalagay yung knight sa F4, pressure sa G6. And nag queen A5 para di makaalis ang knight, nakabitin. At meron ding paparating na C takes D4, nakapin. Then nag-bishop dito, kailangan talagang sanggahin yan, malakas yan. Nag-bishop D7, develop, queen C1, ayun, may pasimpling target sa H6 at dito kinaslingan lang sa queen side para magamit na yung tore sa D5. Nag-king D1, ayun, umiwas muna ang king. Kasi dito mga kamatsyas, kung kakapture ang pawn sa H6, meron kasing C takes D4. Ayun, no, hindi makakakapture ang puti, nakapin. So ilag muna. Nag-king D1 muna. Medyo masagwa talaga ito sa human eye. Pero sa computer po, templado nila yan. Malakas naman ang shield eh. Hindi naman basta-basta maa-atake ang king sa gitna. So dito nag-G5. Ayun, nakipagsabayan na si LCO. So nag-queen A3, hindi pinansin. Ano ba mangyayari kung makipag-capture-capturean dyan? So nakatutukan ng dalawang tore. Capture-capture. Pagpalagay na bishop takes G5, mayroon kasing rook H1. Ayan, may pangulit. May pangulit sa ilalim at kung mag knight G3, atake na, may depensa pa, mag-rook takes lang, sacrifice, knight takes, and queen takes C3. Ayun, so papasukin pala itong ganitong tema, no? Slightly better, equal to slightly better for black.
Kasi babagsak ang d4, babagsak din ang e5. Ayan, ang rook passive naman, di pa magamit, no? Grabe, ang lalim ng computer ideas talaga. Kaya pala di kinapture ang g5 na yan. At dito nag queen a3 na lang para active. Pressure sa c5 pero timing lang ang capture, no? Kasi may bitin palagi sa pawn sa e5. At dito nag f4, preparing to play knight f5. Ayun, para magkaroon ng mainam na square sa f5. Then nag c4 na, pang paalis na sa nakakailang na queen dyan. Queen c7, kumapture muna sa d5, e takes d5, then buong nakuha ang pawn sa c5, nag-knight f5, so ito na ang paparating, knight c takes d4, so nag-rook a3, nag-knight g7, preparing to play knight e6 para mapaatras ang queen. Pero bakit kaya hindi ginawa ang knight c takes d4? Meron kasing queen takes e7 daw, na kapag nag-king takes, knight takes d4, knight takes d4, and bishop b4, ayun, ilalagay sa d6, medyo malalim ulit. Then, mayroon pang rook c3 check, mga ganun-ganun, pero importante yung bishop mailipat sa d6. Bishop pair lalabas versus bishop and knight, malakas ang puti dito. Open position. Okay, so hindi tipo ni LCO, kaya ang ginawa niya, nag-knight g7 muna, nag-a5, ayun, pang-ipit lang, space sa queen side, king b8, A6, pang weekend, no? Bishop F5, target ang pawn sa C2, nag-queen C3, B6, queen B2, ayan, para yung tori naman ilalagay dyan sa C3, pressure sa knight, sa queen. So, nag-queen F7, bishop B4, ayun na, ilalagay na sa D6, nag-rook C8. Hindi pinansin ang bishop. Bakit hindi kinapture? Pag kinapture, ganun pa rin ba? Rook C3, o kaya knight c3, knight b5, knight d6. Ayan, may mga malalalim silang nakikitang positional na mangyayari. So, nag-rook c8 lang, pina-bishop d6 check, king a8, and knight c3. Knight takes d4. Binigay ni Stockfish ang pawn sa d4. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Dito, mga kamatyas, ang lalim. Yan na. Yan na ngayon ang tindi ng computer ngayon, mga kamatyas, sa panahon ngayon. Grabe, tatlo ang pwedeng kumapture sa c2. Baliwala kay Stockfish kung capturein man yan, ang kinapture yung knight niya. Pero tingnan muna natin, detalihin muna natin ano mangyayari kapag kinapture ng rook, mabibitin ang knight sa d4. Pagpalagay natin, dumoble, may mga check-check, magro-rook c3 lang, mahihinto ang pressure, kulang sa katulong para ma-maintain ng black ang momentum ng pressure. Okay, masisimplify eh. Rook c3, good move. Okay, wala na kasunod. Ngayon, kung ang gawin naman ay knight takes c2, magro-rook c3 lang daw. So, pag rook c3, ito ang matinding paparating. May knight c7 check. Yung knight di pa makaalis, parang napasubo sa loob. Di pa makaalis-alis, may knight. Okay, grabe, tindi, no? Pero knight c7 talaga malakas dyan. Ngayon, kapag bishop naman ang ginawa, bishop takes c2, magki-king dito lang daw. So, may tension pa rin sa knight to knight. At ang ginawa dito, umatras knight d6 para makover ang paparating na mga likot-likot na yan. Magro-rook c3 lang daw. Ayan. And ang gagawin dito, halimbawa kung umatras bishop f5, may simpleng queen b3, target ang pawn sa d5. Grabe, nakakalula na talaga, mga kamatyas. Nakakalula na, no? Ang tindi na. So, pag nag-bishop e4 kasi may f3, papaalisin lang eh. Pag naman nag-rook takes c3, dito naman ga-capture. Matchas. Harang pampatagal, harang matchas pawn. Ang tindi, ang lalim ng nakikita nila. Kaya pala pag knight b5, hindi pwedeng capture niyan. Ginawa, ang kinapture lang yung knight sa b5. Malayo na sa human eye, no? Bishop b5, at dito nag-d4 si LCO. So dito, baka may pagbabago. Ano ba mangyayari kung capture ng tori yan? Mayroong excellent move na rook c3. Yan lang pala, oh. Hindi nga pala makapture-capture. Bishop c6 check. Persadong harang na lang. Matchas pawn. Yung c6 kasi weak eh. Diba? Yan ang mabigat pag may vital weakness sa squares. Mabigat talaga. Nagagamit kasi yan eh. Kapag ito naman ang ginawa, tingnan naman natin kung may pagbabago, magkiking dito pa rin. So still may coming rook c1 or rook c3. Peligro pa rin ang kalagayan ng black king. Kaya dito ay nag-d4 na lang. Nag-rook d3, another good move.
pasubo sa bishop. Tingnan nyo lalim niyan, mga kamatsyas. So, bakit ba hindi kinapture ito? Yung libreng pawn bago natin isa-isahin yan, ano? Bishop takes C2 raw, at kapag dito ay nag-king, dito magna knight F5. Ah, walang check kasi may queen. So, dito mabubuhay ang black. Okay, mabubuhay. Tingnan nyo evaluation bar. Winning na black dito. Kaya pala hindi kinapture ang sacrifice pawn na yan. At nag-rook D3 si Stockfish. Good move! Nag-rook HD8. Ano na naman ang nasa likod? Bakit hindi na naman kinapture ang isinubong tore? Ito po mangyayari. May simple bishop takes D3. Ito ang napakalakas na paparating. Peligrong-peligro ang king sa A8. Pagpalagay natin mag-queen D5 para makontrol ang diagonal, pag-rook E1, still unstoppable pa rin ang paparating na bishop E4. Todas pa rin ang king. Malupites! Grabe, pag-rook D3. Kaya pala dito, nag-rook HD8 na lang. And kumapture muna sa G5 capture, nag-rook H6. So, rook F6, taming idea sa paparating. G4, rook F6, queen D5, at dito nag-queen B3. Simpleng hamon ng queen to queen, nag-queen takes G2, binigay ang pawn sa G2. So dito, bakit hindi tinanggap ang hamon ng queen to queen? May simple C takes B3. Talagang hindi makapture-capture, no? Kasi laging may ganun. Lakas ng bishop. Tindi. So dito matututo tayo ng mga paraan paano umatake, mga kamatsyas, base sa kahinaan ng posisyon ng kalaban natin. So dito nag-queen takes G2 and then nag-F3. Another good move para ma-block ang diagonal, preparing to play queen D5 na. And the queen G1 checking D2, queen F2 checking C1, queen E1 check, king B2, at dito nag-rook takes D6 na lang. So wala pa rin queen D5 check. And nag-E takes D6, nag-Queen E5, threat ang rook, at syempre para ma-stop pa rin ang paparating na Queen D5, check. At dito, nag-F takes G4, Bishop takes G4, nag-D7, good move, hindi pa rin makapture, still Queen D5, nag-Rook D8, nag-Rook G6, threat muna sa Bishop, nag-Bishop E6, at dito, nag-Bishop C4, sangga lang. And bishop takes D7, ibinigay ang pawn. Bakit? Bishop D5 checking B8. At dito, mga kamatsyas, ibigay ko sa inyo, bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-pause. At sa ilang sandali lang ay tutuloy natin ano kaya ang good move na pinitawan dito ni Stockfish. Start! Maraming salamat! Ito po ang bitaw. Congratulations sa mga nakakita. No? Capture rook takes B6 sacrifice, at dito umiwas lang ang king, kasi kung ka-capturing yan, capture, then king C8, queen B7, ganun kabilis. Matchas kagad. Okay? Kaya pag-capture, umilag lang, then rook B7. So, ito na, ang paparating queen C4 check. Para walang harang, nilagay muna yung rook sa B7. Rook E8, rook takes A7. So, hinay-hinay lang, nandiyan pa rin naman, paparating queen B7 check. And then dito nag-king D8, takbo na, takas. Queen B4, ayun, good move para hindi makaangat ang king. Nag-knight E6, bishop takes, rook takes, and nag-rook takes D4. Grabe, bugbog ang nangyari. Grabe, super lalim. So nag-king E8, rook takes D7, rook H6, A7, queen D6. Ayan, pinasubo na lang ang queen. Ito po nangyari, capture, rook. Rook na lang, hindi na queen, no? Matchas si LCO. Matindi, ang lalim na ng level ng labanan nila, mga kamatchas. Lumalayo na sa natural na nakikita ng naked eye natin. Yung mga masasagwa na tipong hindi masisikmura or makakaya ng nerve ng human, no? Ginagawa ng computer. So yan ang mga dapat i-absorb ngayon talaga para din lumakas lalo ang level ng human game. Kasi may mga ganyan na eh. Masagwa pero sakto eh. Okay, maraming salamat po. Pagkatapos ito ay susunod ko pa ang isang game na laban nila, at doon ko po sasabihin ang final score nila sa naging finals na ito. Okay, maraming salamat sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo. At sana po palike ulit ang ating video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments, comment nyo na lang sa section below. Muli, ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.